Grabe gubuhan na ito, Dok. Daming pasa sa mukha at sa katawan. Walang konsensya gumawa. Tinapon lang sa krik. Walang awa. Walang puso. Mapaparusahan din ang kriminal na yon. If not, he will always have a place in hell. Hindi si Irene. Eksakto ka! Mayroong bago dito. Oo! Okay, sige. Ikaw talaga, oh. Alam mo, kanina, kala ko malas ka. Hindi pala. Swerte ka pala sa akin, eh. Parang ikaw yung ano ko, lucky charm. Chang, alika na, Chang. Uwi na tayo. Paano nega ka? Eh, paano naman, Chang? Eh, kahit naman nung wala akong makain, hindi naman ako napunta sa mga ganitong lugar. Lalo na para manggamit pa ako ng patay. Alika na, Chang. Babawihin ko lang yung puhunan ko. Laro? Eh, di ba po lama yung pinuntahan ninyo? Nakunak, pasensya ka na ha. Nagsinungaling kami sa niya. Eh, paano kasi itong lola mo, pakiramdam daw niya ngayong araw na to, eh, saswertingin siya. Po? Sige po, i-text nyo lang po sa akin yung address. Pupunta po ako dyan kaagad pagkatapos ng duty ko. Kagabi, nilooban kami at ang pakiramdam ni Carlos, si Irene ang may gagagawa nun. Hindi po magnanakaw ang best friend ko. Hindi niya magagawa yun. Pero nabanggit po niya sa akin na may nangyari po sa kanila ni Doc. Lineth! May bisita pala tayo. Carlos. Si Joyce. Kaibigan Joyce. Niya si Irene. Joyce. Dinadaya niyo ako. Malas ka lang? Malas! Kumulong sa patay, Aling Susan. Hindi lang yun eh. Alam mo, Aling Susan, kung wala ka ng pera, umuwi ka na lang. Kaya nga eh. Babawi ako. Babawi ako, Beshi. Hindi ka na makakabawi. Baka nabao ka na sa hukay eh. Umuwi ka na. Kasi madadami kami sa kamalasan mo eh. Carlos. Anong kailangan niya? Ang sabi niya kasi, ikaw daw ang huling nakasama ni Irene bago hindi na nag-reply sa kanya. Hindi. Hindi ko nakasama si Irene. Yun din nga ang sabi ko. Joyce, baka naman akala mo si Carlos yung huling nakasama ni Irene, pero ibang tao pala yung kasama niya. Ma'am, ang sinabi po sa akin ni Irene is talagang sila po talaga. Baka nga yung huling kasama niya, yung kasabot niya na loob sa atin. Ang sinabi po sa akin ni Irene, ikaw ang huling niyang kasama. Ah! Tama na po. Tama na po. Tigil na po. Ano ba? Hindi niyo ako dapat pinigilan. Papambuhin ko yung tsakadal na yun. Kayo naman, Chang. Eh, para saan ho ba? Para ano, magkapasa-pasa kayo, talo na nga kayo, pasaan pa kayo. Oh. Wala akong pake. Tara. Oh, ay, kailangan makagantay ko. Eh, kami po may pake po kami. Siyempre, ayaw po namin na mapahamak ka po. Eh, paano na lang po yung flawless skin mo kapag nabugbog ka? Siyempre, ayoko. Oh, eh, yung mga mata nyo po kapag nabugbog, nagka-black eye ka, eh di, paano po makikita yung beautiful eyes mo? Oo.
See? Tsaka yung lips mo po. Paano pag pumutok po yan? Paano na po hindi ka nakisabo lips? Yan. At tsaka tsaka pa, paano na ho ang mga afam? Parating na sila. Alam mo, kayong dalawa, inuuto niyo ako eh. Ay, nako. Inuuto niyo ako. Eh, siyempre, Lola, ayaw lang po namin na mapahamak ka po. Paano na lang kung di po kami dumating, di ba? Oo, tama. Gusto ko lang naman kumita ng pera eh. La, alam ko naman po na babalik ka po dyan kasi matigas po yung ulo mo. Pero huwag ka na po makipag-away. Maghahanap na lang ako ng ibang mahuhut-hutan. Parang si Irene. Si Tita Irene po? Bakit? Nanguhutot po ba siya ng pera? At paano niyo naman po nasabi yan? Nakausap niyo po ba siya? Naku, naku, huwag ka masyadong nagpapaniwala din sa lola mo. Alam mo, tumahit na mag-joke-joke-joke eh, di ba? Alam mo naman yan. Hindi kasi po, buong araw din po siya hinahanap ni Harry eh. Eh, buong araw din po namin siya hindi makontak. Kaya, nakausap niyo po ba siya, lola? Hindi. At saka, hayaan mo na yun. Mabuti nga, baka bumalik na ng Amerika yun. Para wala lang nang gugulo rito. Nang gugulo lang yun eh. Teka muna. Parang nagutom ako. Tara, kain tayo. Alika na. Ay, teka muna. Yung pag-eri ako, naiwan ko. Naiwan ko, kukunin ko. La, la. Oh. Sige po, ako na. Ako na. Ninang, hawakan nyo nga po si Lola, please. Ako na po, bahala. Sige po. Yan. Away-away kasi kayo eh. Salamat sa pag-ano nyo, ha? Pagpunta nyo rito. Eh, hindi ko pa alam. Hinihintay pa kami. Sige, maraming salamat sa inyo, ha. Thank you. Thank you sa inyo, ha. Sige. Diyan mo, magkape muna kayo. Excuse me. Ay. Ikaw yung apo ni Beshi Susan, yung kasama niya kanina? Apo. Buti bumalik ka. Naiwan niya yung bag niya. Ay, thank you po. Ito nga po yung binalikan ko. Eh, andito ka na rin lang. Baka naman pwedeng ikaw na magbayad ng utang ni Beshi. May utang siya sa akin eh. Magkano po ba yun? 200 lang. Tsaka 100 interest. Sige. Tagal yan, Annalyn, ano? Baka napapatrouble yun ah. Ay, tara na, Chang. Punta na natin. Halika, punta natin. Halika na. Punta na natin agad. Naku, lagot sa akin yung tsakadal na yan. Halika na. Sige po, saglit lang. Haling ko lang po. Sige. Salamat, ha. Buti na lang. Buti na lang. Bumalik ka. Tsaka, di pa siya nakapagbigay ng abuloy. At, sige po. Ikaw na bahala, ha. Sige iba po. Na kita. Salamat po ulit, ha. Salamat. Lola talaga. Tita Irene? Itsura parang manas. Siguro po nag-bloat siya, pero sigurado po kung siya po yan. Kahawig lang! At sinabi pa nga po ni Nanay na baka si Tita Irene pa nga daw po yung nanloob sa bahay nila Doc Carlos eh. Hmm? Anong ibig mo sabihin? Pinatay siya nung mga kasama niya ng loob? Nagkaunsihan? Ganon? Hindi ko po alam. Basta ang alam ko lang din po, taga-Amerika po siya. Eh, yun naman pala yun nga eh. Taga-Amerika, bakit dito nakaburol? Tsaka tinan mo yung pangalan, Felicia Benduz. Hindi naman Irene. Mawalang galang lang ho. Ano ho bang meron at pinagdidiskusyonan ninyo mabuti ang asawa ko? Asawa niyo po yung namatay? Oo. Ako asawa ni Feli. Ano? Felicia Benduz. Akala kasi ng apo ko, siya yung kakilala namin na namatay. Baka napagkamalan lang ho. Makakamukha lang nung kakilala niyo. Ganun na. Pasensya na. Halika na. Halika na.
Alika, alika na! Sigurado po kasi tita Irene po yun. Alam ko, alika na nga dito. Sigurado na po siya yun. Oo, oh, 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 nandun na ako. Kamukha nga ni Irene. Pero di ba narinig mo naman yung sinabi ng kasawa? Siya yung ayun yung kasawa ko. Eh, paano ko nasisinungaling po siya? Wala tayong gagawin. Ah, alam ko na. Pipicture lang ko. Para makilatas natin mamaya. Sige uy, po. Wag, wag. Sige, Nina. Hey, bawalian, bawalian. Hoy, hoy! Hey! Anong gagawin mo? Pipicturean mo? Bakit mo pipicturean ang asawa ko? Di ba sabi ko sa inyo, hindi yan yung kakilala nyo? Umalis na nga kayo dito! Diyos ah! Tara na! Umalis na kayo! Opo, opo. Sige na, sige na! Tara, tara! Tara! Tigilan mo na. Tigilan mo na ngayon eh. Nakakatakot na kayong kasama eh. Pag ganyan-ganyan ka pa. Uy, napapahamak tayo sa ginagawa mo. Joyce, hindi ako ang kasama ni Erin. Okay, Joyce, ganito na lang. Para mas malinaw sa'yo ang lahat, kausapin natin ng mga pulis. Sige po. Lynette, pwede bang pakitawagan ng mga pulis? Sige. Joyce, sandali lang. Thank you. Pwede ba? Umalis ka na. At tama na sa mga imbento mo. Hindi ako nag-iimbento. Hindi ako kasama ni Irene. At walang nangyari sa amin. Pero yun ang sinabi niya sa akin. Magkasama kayo, may nangyari sa inyo. Baka po wala kayong... Wala akong pakialam. Hindi nga akong kasama niya. Dok, parang awa mo na. Baka may sinabi siya sa'yo nung huling nakita kayo. Kailangan ko lang sa mga anak. Bakit ang kulit mo? Pwede ba? Umalis ka na dito. At huwag na huwag mong gugulin ang asawa ko. Dahil kung hindi, baka ipahuli kita. Umalis ka na. Hindi ako naniniwala sa'yo. Akala ko ba malinis ang bangkay ng babae niyan? Walang sabit. Eh, nasa puninarya lang naman yun eh. Walang nagkiklaim. Walang pagkakilanlan. Tsaka, sigurado ka bang kilala yan ang mga nagsipunta dito kanina? May isang nagpipilit na Irene daw ang pangalan ng babae niyan. Delikado na tayo sa bangkay na yan. Baka pati tayo matibog ng mga polis pag nalamang nandito yung bangkay na yan. Eh, anong gagawin natin? Nasaan si Joyce? Umalis na. Sabi niya, baka nga raw nagkamali siya. Pero alam mo, Lynette, sa tingin ko, hawig talaga ni Irene. Hawig na hawig ni Irene. Ano? Kamukha ni Irene yung bangkay na nakita ninyo? Opo. Kumawa naman si Irene kung siya nga yun. Eh anak, nakuhaan niyo ba ng video o kahit man lang picture para at least meron tayong mapakita sa mga pulis? Ipipicture lang nga sana namin eh, kaso mo bigla kami pinalayas. Tsaka hindi po kami pwedeng lumapit sa mga pulis na wala naman po kaming proof for evidence na si Tita Irene po talaga yun. Pero alam mo, Lynette, hawig talaga ni Irene yun. Yung beshi kong si Norma, operator yun ng saklaan. Lagi yung may bangkay para magpasugal. So, ibig sabihin po, pwede kang nagsisinungaling yung lalaki na asawa niya po yun. Kasi pwedeng si Tita Irene po talaga yun. Ako kaya ako, duda ako sa lalaki yun eh. Ang defensive. Pero alam mo, sa tingin ko, si Irene talaga yun. Hawig na hawig eh. Talaga? Hmm. Josa, siyang Susan. Ah. Madeline. Carlos. Andiyan pala kayo. Carlos, alam mo ba?
Mukha yatang patay na si Irene. Ano? Paano mo nasabi? Pumunta po kasi kami sa Lamay. Tapos yung bangkay po, kamukhang kamukha ni Tita Irene. Naisip nga po namin na baka si Tita Irene po talaga yun eh. Carlos, natatandaan mo, diba? Nabanggit sa atin ni Irene na meron siyang asawa, doktor din. Kontakin kaya natin. Hindi ko alam kung nasan yung asawa ni Irene eh. Yung kaibigan niya, si Joyce, nag-iwan ba ng number? Kailangan malaman nila kung si Irene nga yun. Hindi nag-iwan ng number si Joyce. Hindi ko lang paano kukontakin. Kaya yun, paano kung talagang si Irene nga yung bangkay na yun? Kailangan malaman yun ng asawa niya. Her name is Irene Castro. At gusto mo siyang ipahanap sa private investigator na kakilala ko. Dahil? Kasi gusto ko tulungan si Annalyn. Kasi nga, nawawala nga daw yung babae niya. Bakit naman invested si Annalyn sa kanya? Is she a relative? Siyempre, Dad, hindi na ako nagtanong. Pero, ginagawa ko lang naman to dahil yun yung bilin mo, di ba? Makipag-close ako sa mga tanya. And Annalyn is one of them. I understand. But the private investigator might need more information. Bukod sa pangalan, sa mukha ng taong pinapahanap mo. Parang ex-girlfriend siya nung stepfather ni Annalyn, si Dr. Carlos Benitez. I see. Hindi ba liliter yun si Dr. Benitez? Well, he might know something. I guess they did. Kasi kanina, magkasama na si Annalyn tsaka si Harry. Yung anak ni Dr. Benitez. Dad, just help us find her. Pareho naman tayo magbe-benefit dito pag nahanap natin yung babae niya. Carlos. Linus. Bakit parang uhaw na uhaw ka sa alak? May problema ka ba? Wala naman, Linus. Toxic lang sa trabaho. Trabaho lang bang iniisip mo o pati si Irene? Bakit ko naman isipin si Irene? Carlos, kasi naisip ko lang na kasi hinahanap siya ni Joyce sa'yo. At saka sa mga nangyayari ngayon, may posibilidad na patay na si Irene. Carlos, may alam ka ba sa nangyari kay Irene? Ano klaseng tanong yan? Sa tingin mo, sinungaling ako? Carlos, hindi naman sa ganun. Baka lang kasi talagang nagpunta dito si Irene tapos nangutang sa'yo. Pero ayaw mo lang sabihin sa akin. Naisip ko lang kasi bakit naman sasabihin ni Irene kay Joyce na nakita kayo? Dahil nga sinungaling si Irene. Tignan mo ha. Si Irene, napakaraming illegal dealings. Siguro, nagtatago na siya dahil hinahanap siya ng mga pinagkakautangan niya. Pero, Lineth, hindi kami nakita ni Irene. Nagsabi ko ng totoo. Paano? Mauna na kami. Para makapagpahinga na kayo. Chang,
Pwede niyo ba akong samahan bukas? Saan? Gusto ko kasing pumunta doon sa lamay na sinasabi ninyo. Bakit pa? Gusto ko lang makasigurado kung si Irene nga yun. Lilith. Ako na lang ang sasama sa'yo bukas. Lilith, kilala kita. Alam ko hindi ka matatahimik hanggat hindi mo na sigurado na si Irene ngayon nakaburol. Lynette, operator ng illegal na saklaan yun. Mas mabuti pa talaga si Carlos na sumama sa'yo. Kaya bilib na bilib ako dito kay Carlos eh. Patungboto ako sa'yo. Sigurado ka? Oo naman. Sama kita bukas. Oh, tara. Tara na. Oh. Ah, alis na kami. Sige, hatid ko lang sila. Ingat po kayo. Lilith, gusto mo ako muna tumingin? Baka hindi mo kayanin. Carlos, sanay ako makakita ng patay. Tsaka isa pa, gusto ko rin makasiguro na si Irene nga yung nato dyan. Sa puso ng reigning at number one daytime show sa Afternoon Prime, maraming salamat sa suporta at pagmamahal sa Abot Kamay na Pangarap. We got you! Ang layo ng itsura ng patay sa sinabi ni Annalyn. Lynette, hindi si Erin yan. Ang layo ng itsura eh. Oo nga eh. Nakakapagtaka lang kasi bakit sinabi ni Annalyn na kamukha ni Irene, eh hindi naman. Oo, di ba? Layo ng itsura niya. Pasensya na, pero hindi ko po kayo kilala. Kaibigan po ba kayo ng misis ko? Pasensya na po, kasi hinahanap lang po namin yung kaibigan namin, si Irene. Akala ko po kasi makikita namin siya dito. May pumunta na dito kahapon. Pagkamalan yung misis ko na ibang tao, sila ba nagturo sa inyo dito? Oo, sila nagturo. Pasensya na ha, kung nakistorbo kami. Pero nakikiramay ako sa'yo. Ano na kami. Pasensya na talaga. Hindi, tara na. O, Lilith, na-confirm na natin na hindi si Irene yung nasa lamayan. Siguro naman, mapapanatag na yung loob mo. Salamat na sa pagsama mo sa akin. Pasensya na kung naabala kita sa wala. Carlos, sa tingin mo, ano nangyari kay Irene? Bakit bigla na lang siyang nawala? Eh, bago pa mangyari to, alam ko tumadaan-daan pa yan sa Eastridge eh. Kasi nagtatago nga. Tara na. Sige. Ah. Ako, Lynette. Bakit? Yung susi ko, naiwan ata doon. Nahulog ata eh. Hanapin ko muna. Halika, samahan kita. Hindi, huwag na, Lynette. Di ba may meeting ka pa? Baka maliit ka. Sigurado ka?
Sige, Lynn. Panisya ka na, ha? Bawi ako. Mag-ingat ka. Mag-ingat, ha? Wala dito po to sa amin, sir. Alam ko lang dito siya. Madadagdagan pa yan. Basta masigurado mo sa akin na madispatcha mo ang babaeng sinasabi ko. Magbabakasyon sila Carlos at saka si Lynette. Sumama ka kaya sa kanila? Bakit po ba? Nararamdaman ko kasi, anak, na nasa loob ang kulo ni Carlos. Sandali. Carpet namin to, ah. Bakit po ito napunta dito? Eh, baka naman po kamukha lang to kasi po ilan din piraso din binili ko nito, eh. Boss, hindi naman natin binili to, eh. Di ba dito nakalagay yung babaeng patayin nakaraan? Ito ba yung babaeng tinutukoy ninyo?